Isa araw habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko na iniimbitahan ang Team Dugge sa isang kainan. Sa buong buhay ko, hindi ko ina-expect na mayroong mag-iimbit sa amin sa ganito. Dahil first time lang to, pinakita ko na sa magtito. Tulad ko, tumantua din sila. Maya-maya nga pala, dumating na rin si Itchang Bunggan. Kaya ibig sabihin nun, aalis na rin kami. Kaya bago kami umalis, pumunta muna ako sa banyo para maghilamos. Pagtapos nun, naglagay naman ako ng deodorant para kahit tatlong araw na ako hindi naliligo, hindi ako mangangamoy. Nagpabango na rin ako para hindi amoy pawis. Siyempre, nag-face mask na rin ako para hindi makita yung oily kong mukha. Kaya tara! Sakto, paglabas namin, nag-aantay na si Boy Matthew Norin. Maya-maya nga pala, dumating na rin yung bago namin new friend na si Nokdok Paputok. Bigatin nga pala to kasi may kotse. Kaya guys, alam niyo na kung bakit namin siya kinaibigan. Kasi meron siyang kotse. Sabi kasi ng mga magulang namin, pumili kami ng kakaibiganin. Kaya hindi na namin kailangan dalhin yung mga e-bike namin. Kasi guys, meron na rin kaming service tsaka driver. Pero guys, meron ako napansin. Kasi guys, yung monitor para sa temperature, ang taas. Konting kembot na lang, mag-o-overheat na siya. Buti nilang guys, bago mag-o-overheat, nakapunta na kami sa pupuntahan namin. Ito nga pala yung bago bukas na eskinita. Grabe, sinalubong na nga rin pala kami ng may-ari. Makikita nyo nga pala to sa Barangay Look. Malapit lang sa Dr. J Drugstore. Malapit din sa Alpamart. Kahalera lang ng JIL. Kaya tara! Tapos guys, sino nakakakilala dito? Nagpapicture sa akin. Meron na nga pala ang first customer dito sa eskinita. Ivan nga pala pangalan niya. Siguro crush niya ako. Kaya sa mga Tagalog dyan, ito nga pala yung menu nila. At ang pinakagusto ko dito ay pre-soak. Kahit ilang beses ka kumuha, unlimited to. Tsaka hindi siya basta-basta na sinigang mix lang. Kasi parang lasa talaga siyang sinigang. Dumating na nga pala yung mga pagkain namin. Grabe guys, yung mga serving pang tatlong tao na. Ang in-order ko nga pala ay combo, diempo, tsaka tapa. Tapos yung sisig nga pala dito, napakasarap. Tapos yung fried chicken, napakalaki. Yung lechong kawali, pang fiesta. At best combo, liempo, tsaka sisig. Kaya yung mga first bite ng Team Dugyot, may mga nakahanda ng gamot para sa bato. As usual, si Boy Ubo na ubo kasi masarap. Food trip na naman si Itchang Bunggan. Grabe, wala siyang masabi kasi speechless siya. Tapos si Kuya Dugs nga pala, sinasapian kapag may nakatutok na camera. Para siyang nawawala sa sarili. Si Boy Matthew Norin, kapag nakakain ng masarap, lumalaki yung katawan niya. Kaya bet ko siya eh. Tapos si Kuya Dugs, naiwanan niyo yung sisig. Kasi kukuha siya ng kanin. Dahil favorite ko nga pala ang sisig, kumuha na ako. Kasi guys, sisig naman talaga yung in-order ko. Kaso inunahan niya ako. Tapos guys, nailang nga pala ko habang kumakain. Kasi kada subo ko, may nanonood. Dahil masarap ako kumain, pumasok na rin yung mga bata. Siguro natatakam. Sa sobrang sarap nga pala dito, simot na simot yung pinggan. Grabe sinuknok paputok, halatang nasarapan. Tapos si Itchang Bunggan, pinapapak na yung manok niya. Kaya busog na naman si Itchang Bunggan. Sabi niya, nagda-diet siya pero ang laks kumain. At ayun, tapos na kami kumain, kaya taob ang pinggan. Habang kumakain nga pala kami dito, pinapanood kami ng mga bata. Kaya nagpalaro ako, kung sino yung mananalo, bibigyan ko ng pagkain. At ang lucky winner nga pala ay ito. Hindi ko natanong kung ano yung pangalan niya. Pero sure ako, busog siya ngayong gabi. Tapos yung mga nasa lamesa nga pala ay kakain rin. Kasi nilibre na magtito ng pagkain. Kasi ko-content nila. Dapat hindi nila binibidyuhan tulad ko. Tapos guys, bigla nga pala akong dinumog dito. Sa sobrang sikat ko nga pala, sinadya na lang ako puntahan dito. Kaya sa lahat ng pumunta dito, na-appreciate ko kayo. Hindi ko kayo masisisi kung gusto niyo ako makita. Kaso walang pumapansin sa akin.